Bagong-bagong balita, humarap na si Ilocos Norte Governor Aimee Marcos sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng umano ay maanumalyang paggamit ng Tobacco Excise Tax Fund sa kanilang probinsya. May news to go si Tricia Zafra. Tricia? Kara, Hawi, sumalang na nga sa pagtatanong ng mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Ilocos Norte Governor Aimee Marcos sa pagdinig ngayong araw hinggil nga sa maanumalya umanong pagbili ng mga mini truck gamit ang 66.45 million pesos na pondo mula sa Tobacco Excise Fund nang walang bidding mula noong 2011 hanggang 2012. Tatlong maanumalyang transaksyon daw ito ayon sa komite. Paliwanag ni Marcos, napilitan daw silang mag-cash advance sa unang dalawang transaksyon dahil iisa lang daw ang supplier ng sasakyan na makatutupad sa specifications daw na gusto ng tobacco farmers. Ang pangatlong transaksyon naman na nagkakahalaga ng 32.5 million dumaan daw sa Bids and Awards Committee pero hindi na raw matandaan ni Marcos ang mga detalye nito. Pero umaasa raw si Marcos na inasikaso ito ng mabuti ng kanyang mga tauhan at naaayon daw sa batas ang naging paggastos dito. Punto naman ni Representative Rinty Bondoc, nakaschedule ang bidding para sa ikatlong transaksyon ng September 13, 2012. Pero September 12 pa lang daw, may cheque nang inilabas ang local government ng Ilocos Norte. Katwira naman ni Marcos, tumatalima raw sila sa executive order ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinapayagan daw ang alternative mode ng procurement para mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo at yan nga raw ang paggawa ng cash advances. Tanong naman ni Representative Doy Liachon, bakit hindi rin rehistrado ang mga binili nilang sasakyan? Sabi ni Governor Aimee, hindi naman daw nire-rehistro ang farm equipment sa kanila dahil farm to market naman daw ang biyahe nito. Pero mali raw ito, sabi ni Committee Chair Johnny Pimentel. Heavy equipment lang daw ang hindi nire-rehistro at hindi raw heavy equipment ang mga mini truck. Pero gayon ni Marcos, magkaiba raw kasi ang opinion dito ng LTO at ng Department of Agriculture. Samantala, kasama rin ni Governor Aimee ngayong araw si dating Senator Juan Ponce Enrile. Hindi naman nanghihimasok kanina sa mga pagtatanong at pagsagot si Enrile, pero sa kanyang opening statement na binasa kanina, sinabi niyang dumalo siya ngayong araw sa pagdinig dahil humingi ng tulong sa kanya ang gobernadora. Sinabi pa niyang pro bono raw ang pag-aabogado niya sa gobernadora ngayong araw. Nasa committee hearing din, Hawi at Kara, ang ina ni Marcos na si Representative Imelda Marcos. At andito rin ang mga anak ni Governor Aimee na sina Borgy at Ilocos Norte Board Member Matthew Manotok. Nasa labas naman ng batasang pambansang, ilang taga-suporta ni Governor Marcos na mga magsasaka raw mula Ilocos Norte. Bago ito, malatandaan nating makailang ulit ng hindi sinipot ni Governor Aimee ang imbitasyon ng komite sa pagdinig. Kumantong pa nga ito sa pagkakakulong ng 6 na empleyado ng Ilocos Norte Capitol dahil hindi umaro sumasagot ng maayos sa mga tanong ng kongresista. At hiningi pa nga ng kampo ni Marcos sa Court of Appeals na mapalayang sila at bagamat kinatigan ito ng CA, hindi naman sumunod dito ang Kongreso. At sunod nga na lumapit sa Korte Suprema ang kampo ni Marcos para hilingin na patigilin na ang pagdinig nitong Kongreso at hindi pa yan nare-resolva ng Korte Suprema hanggang sa araw na ito. Nagpapatuloy pa rin ang pagdinig dito sa Mitra Hall ng Batasang Pambansa, Kara at Hawi. Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra.